Ito po ang ating mga ingredients sa ating ginataang alimasag. Meron tayong garlic, sibuyas, luya. Wala tayong siling haba kaya ang gagamitin natin ay bell pepper. Meron din tayong sitaw at kalabasa. Meron din tayong ano tawag niyan? Baguong. Tapos ang ating gata, asin, tsaka paminta. At ito yung ating crab. Ang ating alimasag. Pwede rin kayo gumamit ng fresh kaso ito ay dahil leftover lamang kaya yan na yung gagamitin natin. So, let's start cooking. Okay, una maglalagay tayo ng kunting cooking oil. Igisa natin ang bawang. Pagsabayin na natin tsaka ang luya. Isunod ang sibuyas. Isunod natin ang alamang or baguong. Kunti lang yan. Tapos ilagay na rin natin ang kalabasa. Gisahin natin ng mga 1 minute. Yan. Lagay na rin natin ang sitaw. Lagay na natin ang ating crab. Yan. Ang madami. Pwede na ilagay ang gata. Tanggalan natin. Yan, takpan lang natin hanggang kumulo siya. Or hanggang maluto yung ating gulay kasi yung ating crab ay luto na siya dati. So ayan, pagkulo niyan ay titimplahan natin. Tapos i-adjust na lang natin yung asin kasi mayroon tayong baguong at maalat yan. So ayan guys, kumukulo na siya. Medyo malambot na rin yung ano. Gulay natin, titimplahan na natin siya na kung naglalagay kayo nito ay pwede naman at kung hindi ay okay lang. Titikman nyo muna siya bago kayo maglalagay ng asin. Tapos, yan. Tapos lalagyan din natin siya ng black pepper. At ilagay na rin natin ang ating bell pepper. Yan. At hintayin natin tuluyang lumambot yung gulay natin, ang ating kalabasa at ang ating sitaw. So ayan guys, luto na yung ating ginataang crab. Ayan na siya ang ating crab. Kainan na.